event na ito. Mga major supporters namin na si Aling Lolita at mag-bomb ng PJ Restaurant and Catering Services. The Fellowship Graphic Arts na siyang talagang grabe ang suporta gumawa ng mga kailangan accessories ng aming mga crew dito. And we really extend our thanks to the crew that really exert effort and endeavor to make this event happen for tonight. And we really express our thanks for our Honorable Mayor, Councilor Marvin Rotrod, who is not really feeling well today, but he was able to make it to be with us tonight here in our event to meet you guys, Filipino people here in Montreal, just to support us in our activities here and in our promotion of our very own music, the Filipino music here in Canada. Yes, ma'am. And ito na po si Marcos Izon! Thank you.
niyo, may kumpwento lang ako sandali. Karangan yung nauna kami. Mga 35 minutes na yun. Kayo lang sa Toronto at nag-try po kami mapunta dito. Awa ng Diyos, naligaw kami. Kasi yun lahat ang cellphone namin na globat na. Wala na kami GPS, hindi na malaman. Hindi na namin malaman kung saan pupunta. Eh sana, alam niyo naman sa Pilipinas, ang daling maligaw, di ba? Magtanong lang kayo sa kanto. Di ba, tanong niyo, saan ba yung bahay ni Aling Miting dito? Siyempre, ang dami na nakakagawa. Eh, ang hirap dito pagka sa ganitong lugar. Siyempre, hindi uso sa kanila yung ganun ba, yung magtatanong ka lang sa kanto, o sa naglalakan. Kilala na kung sino yung, hinahanap niyo. Dito po napakahirap. Kaya, naligaw po kami, napunta kami sa isang convenience store, nag-charge kami. Tapos, ayun, nagkaroon na dito ng GBS. Ganoon talaga. Alam niyo, first time ko lang po dito sa Montreal, napakaraming mga Pilipino dito. Eh, ang Montreal nasa Quebec, di ba? Naliyan, kumain nila yan. Sabay-sabay. Alam niyo po, mamaya, siyempre, yung kasama ko, ako, extra lang ako dito eh. Extra lang. Eh, wala pa. Siyempre, maraming inaayos. Alam niyo naman, pag nagkakaedad na, maraming inaayos. Maraming inaayos. Sabi ko, makura na lang ako, angat na lang ako para hindi na ba kayo mainip? Kasi, eh, mahihayin din kami, lalo-lalo na ako, mahihayin ako. Mahihayin sa akin, magkakahiyaan tayong dalawa. Wala mahihayin sa atin dito. Alam mo, kung gusto niyo pong umakyat dito, at kumakay sa akin, makipag-tsugan sa akin, pwede niyo pong gawin yun, pwede rin yung kumis. Sa mga inlove na inlove ngayon. Ang nating kami dito, sarap may inlove dito. Para ko dito sa lahat ng mga lovers na lang dito ngayon. At sa lahat po ng mga kababaihan na lang dito. Para sa inyo, para sa inyo. Yeah.
ano po, medyo, ano niyo, akin yung likod eh, wala pa masyadong tulog. Eh, kami pa mga singers sa kalaban namin yung buyan. No? Kaya pagsumabit ako dito ngayon, eh, ating-ating na lang. Huwag na siya lumabas dito sa theater na to. Ano? Okay pa ba kayo? Alam niyo, hindi niyo po napapansin, ang mga sikat na singers ngayon, na napapanood nyo sa TFC, may TFC ba dito? Lahat ng mga sikat na singers ngayon ay mga galing sa singing contest. Lahat sila champions. Di po ba? Regine Velasquez, Sara Geronimo, Rachel Ann Go. Sino pa? Mitoy! Mitoy! Christian Bautista, Mark Bautista. Sino ba? Eric Santos! Yun ba? Ano nyo, hindi nyo na itatawag mo? Eh, ako yung galing, Manny Pacquiao. Champion! Sige mo nararal yun. Ano nyo, hindi na itatawag? Ako nyo yung galing sa isang singing contest. Sino mo ba nakakatanda ng student karting dito? Mas marami yung maamin. Ano nyo, napakalaki yun ang diferensya ng singing contest noong araw at ngayon. Ngayon, pag nag-champion ka, lahat ng exclusivity meron ka. Network exclusive contract, recording contract, teleserye contract, endorsement contract. Napakarami. Instant millionaire kayo pag kayo nag-champion. Ako, ayun, noong ako'y nanalo ng daily sa student canteen, ang premium ko po ay tira ng pantalon. Totoo po yan, double D, noong araw. Nanalo ko ng weekly electric fan. Ang nagtanda ko po yan. Nanalo ko ng monthly, tira ng pantalon at electric fan. Hindi ako nagbibiro. Eh, pangarap nung nanay ko maging senior ako, eh, doon dating student at yun ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Nag-champion po ako ng, nag-grand champion po ako at ginawa sa Araneta Coliseum. Ang premyo ko po noon, tuwan-tuwan sa akin ang nanay ko. Very proud po ako. Dahil nag-champion ako, ang aking premyo ay television set na black and white na may pintuan sa inyo. Magkakano ang tigil ng araw ngayon? Eh kami po, sino ba mga taga-Laguna rito? Saan? San Pablo! San Pablo! San Pedro! San Pedro, hindi na. Ako taga-Binyang dito? Ako ay taga-Binyang. Nakakatuwa po. And as they say, siyempre sa student canteen, nagiging produkto ka, nagkakaroon ng regular show. And as they say, ano nga sabi nila yung... Ano nga tawag doon? Basta ganun. Nakalimutan ko ngayon yung English word doon eh. Anyway, at ito po mga kakantayin ko, I'm sure a lot of you are familiar with these songs. Ito ay original Filipino music. Sa kaya sigurado alam na alam niyo ito. Kaya hindi kayo Pilipino, hindi kayo marunong kumanta. Sa totoo lang. So para ko sa inyo lahat ito, like I said, kung kayo may iyak, gusto niyo kumanta, kung kayo may iyak. Okay? Basta ka magkantaan tayo dito para masaya tayo dito. Siya nga pala, just in case hindi nyo napapansin, hindi na ako nagpalit ng pantalon. Para lang po umabot sa inyo. Para sa inyo lang.
mga tao pala doon? At kayo na rin dyan, pura patitin dyan, pura. Eh, siya na kayo, hindi ko kayo napansin. Kamusta kayo dyan? Ako ba kayo dyan? Hindi. Pati na, pero pinagpapawisan ako, ba't kaya? Ay, hindi, dito na lang. Mahal, mahal. Okay. Alam niyo, itong mga kakantahin ko ay... Marco, my love, I love to see you through! Yeah. Meron pala mga taga-golden si Kiki na sa Binyan, si Noel! Gabi na nga, gabi na ba? Gabi na gabi, mga kapit-bahay po sa Golden City sa Binyan. Ito po, alam nyo, hindi ko alam po, ang inyong likod kasama nung kasama itong susunod na to. Susunod na to. Kami po ay naging likod bayan din. Ano? Nung po sa aking bayan ang Binyan na po na. Yung ginakanta ko nung pantang to, lagi ko nananalo. Tumakumumonsel sa amin, nanalo ko. Magpulit ako monsel doon nung pato, nanalo din ako. Tumakulit ang pantang ito. Napakarami po kumakanta niyo ng kantang ito. At karamihan po sa kumakanta na ito, ang score ay 100. Ako original, 78 na lang. Pero okay lang. Ako ka ba ba ba? Dito na lang ako.
Thank you.
Panginoon. Okay? Ito na i-introduce ko sa inyo ay talagang ito po ay ang tawag ko dito ay Ama. Ama ng OPM. So, nagpasimula ng original Filipino music. Naalala ko po, naka-shorts pa ako nung sikat na sikat ang tao nito. Ngayon, sa totoo lang po, magmula, alam yung hitmakers, no? Yung grupo po namin. Ngayon, ang tawag po namin doon ay OPM Legends. At ako po ay natutuwa na masama ako dito sa grupo ito. At isa kong malaking karanasan para sa akin. Isa lang naman po ang hindi ko gustong nangyari sa akin dito. Para kung tumanda ako ng 10 taon. Pero okay na rin. Kasi ito talaga mahal. Wow, pagdating ko sa kantahan, kakaiba ito. Mag-alam mo sa tao, pero medyo bastos. Napakaraming mong hits dito. Talagang ako matutuwa kayo dito. Ingat lang kayo ng konti. Ganyan mo kami, nagsisiraan po kami. So, without further ado, kasi siyempre ginagaling na, may pasok pa kayo bumas. May introduce ko na sa inyo. Ngayon mga nandiyan sa taas. Palakpakan po natin ang total effort here is si Rico Ching!
Amen.